Sa nakaraang nating mga video ay tinalakay natin ang malalaking kaldera sa buong mundo. Kung hindi mo pa napapanood ang naturang video, ang link ay makikita sa description ng video ito. At bilang pangako, tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang mangyayari kapag ang isang mega volcano ay sasabog. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay inaanyayahan kita na pindutin ang like, subscribe, at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Maraming salamat po! Kailan lang nung madiskubre ang apulaki sa Benham Rice dito sa Pilipinas, na itinuturing din na kaisa-isang mega volcano sa mundo na naitala sa kasalukuyang panahon. Wala pa talagang malalim na pag-aaral na kung sakali man na ang bulkan na ito ay magising at muling sasabog. Lalo't ibang iba ito sa mga malalaking bulkan sa mundo. Ang bulkan na ito ay nasa ilalim ng dagat, pero hindi maikakaila ang magiging panganib gaya ng tsunami, pagbuga ng nakakalasong gas at steam, at iba pa. Ganun pa man, mayroon ng mga pag-aaral na pwedeng mangyari kapag ang isang super volcano ay sasabog. At ito ang ating pag-uusapan sa ngayon. Sa bansang Amerika ay may isang malaking bulkan na nanganganib na sumabog anumang oras. At hindi lamang ito basta bulkan, kundi ito ay super volcano. Pangalawa ito sa may pinakamalaking kaldera sa mundo. Kung sakaling sumabog ang Yellowstone volcano, ay sigurado nga naman na lubhang mapanganib. Pero gaano nga ba kasama ang maaaring idulot nito? May magagawa ba tayo para pigilan? Maapektuhan ba ang buong mundo? At paano ito makakaapekto sa lagay ng panahon? Walang nakakaalam kung kailan ang muling pagsabog nito, pero paano na kung sasabog ito bukas? Matagpuan ito sa Wyoming sa Estados Unidos. 3 beses nang sumabog sa nakaraang 2 milyong taon na dapat ipag-alala sa panibago o muli nitong pagsabog sa hinaharap. Kapag sinabi natin na hinaharap, ay maaaring sa mga susunod na mga 1,000 taon. Kaysa maghintay tayo sa 1,000 taon, isipin na lang natin na kung paano na kapag sumabog ito bukas. Kapag ikaw ay naninirahan sa Hilagang Amerika, walang paraan para maghanda para sa kinabukasang pagsabog. Pero paano nga ba naging super volcano ang Yellowstone? Bukod sa malawak na sukat, ang super volcano ay higit na sasabog ng pinakamalakas na pagsabog kumpara sa mga iba pang mga bulkan. Kadalasan, kapag iniisip natin ang patungkol sa pagsabog, una nating naiisip ay ang paglabas ng lava mula sa bulkan, na ito ay mas lalo nating pinangangambahan. Ang nakakagulat ay mas higit pa dito ang maaaring mangyari kumpara sa ating iniisip. Bago pa man lumabas ang lava sa bulkan, ay tinatawag itong magma. Ngunit sa senaryong ito, maaaring ang magma na nasa loob ng Yellowstone ay hindi na magiging lava. Dahil sa malakas na pressure, ay sasabog ito papaitaas sa kalangitan. Magiging abo o airborne as particles ito. Hindi lamang ito basta abo, kundi maliliit na butil ng mga bato na makakaapekto sa halos buong Amerika at Canada. Milyong mga tao ang maaaring masawi sa mga lugar na nakapaloob sa mahilayong 1,000 kilometro o katumbas ng 621 miles mula sa bunganga ng bulkan. Napakapanganib din na malanghap ang mga abong ito, sapagkat kapag ka ito ay pumasok sa ating baga, ay gaya sa halo ng semento na siya namang magiging dahilan para hindi na makahinga. Sa kapal at bigat ng abong ito ay babagsak ang mga gusali. At kahit pa man nasa labas ka na ng 1,000 kilometers, ay mapanganib pa rin na kahit sa iba pang parte ng Amerika ay mababalot pa rin ng 1 sentimetro ng abo na lubhang mapanganib pa rin sa baga ng tao. Kahit pa man sa ibang parte ng Europa, ay mararamdaman pa rin ang lawak at pagbagsak ng abo. Bukod sa abo, ay mararamdaman ang biglaang pagbagsak ng temperatura sa buong mundo. Ang mga abo na nasa himpapawid ay harangan nito ang pagpasok sa sinag ng araw na magre-resulta naman sa pagbabago ng panahon, at ang pandaigdigang temperatura
ay babagsak sa 10 degrees na maaaring tumagal sa dekada. Pati na ang mga pananim, supply ng tubig at lahat ng bagay na nasa western part ng mundo. Kung sakali man na may makasurvive sa pagsabog na ito, siguradong mahihirapan ang mga tao dahil sa abo. At kung sakali naman na makaligtas ka sa abo, ay sigurado naman nakasunod ang pamumuhay sa napakalamig na temperatura ng mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!